Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayo lahat? I hope you're having a great day. The spring 2021 is coming. Pero bago dyan, makakaroon muna tayo ng few changes sa Clan Castle donation. At yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Alright, so malamang sa nakita na ninyo yung post ng ayon ng Clash of Clans na magkakaroon nga tayo ng changes within sa Clan Castle Troop Donations. So ito po yung table na pinakita ng Supercell. So i-explain ko lang deeper kung ano nga ba ang i-expect natin. Ito ba ay good? Ito ba ay bad? Meron ba itong pros and cons? Ano ba ang magagawa nito sa game natin ngayon? Ano bang maitutulong nito sa game mismo, sa ating COC? So yan ang pag-uusapan natin. Okay, sa ating mga Clash of Clans players, malaking part ng game is nakakahingi tayo ng troop, ng troop sa ating clan castle. Kaya nga lagi ko talaga sinasabi sa ating live streams na ano ba ang dapat inuunang i-upgrade sa iyong kapag nag-next townhall level ka na. So lagi ko sinasabi, importante yung clan castle because ang laking bagay na nahihingi natin troops sa ating clan castle. Yung sa current nating game ngayon, kung makikita ninyo, kahit ano pwede natin mahingi, kahit pwede natin i-click ninyo yung only allow max level lang ang mga lahat yan pwede, kahit Town Hall 4 ka pa, pwede yan. As long as magkakash siya doon sa number of troops na pwedeng ilagay sa iyong clan castle. Pero ngayon, hindi na ganun na magiging abasehan natin. So, according sa ating table dito, magkakaroon po tayo ng changes. Hindi lahat ng Town Hall levels ay makakatanggap na ng max troops. Magbabase na po ito sa level ng iyong clan castle at sa level ng iyong laboratory. Kaya nga tuwing tinatanong niyo ako out on our live streams kung ano ba dapat inuunang i-upgrade. Ang una dapat i-upgrade is your laboratory and your clan castle. Why? Ito na nga po ang reason niya. Because napakalaking bagay po ng clan castle at troop donated sa iyo, 'di ba? Ang laking tulong talaga nito sa iyo. Nandiyan na yung syempre mas malalakas sa troops, yung meron ka na rin diyan mga siege machines and mas higher level na mga spells. So hindi na po ganun ngayon. Mas pasimple na lang natin. Ang Town Hall 5 ay makakatanggap po ng Town Hall 7 troops. Ang Town Hall 6 ay makakatanggap po ng Town Hall 8 troops. Ang Town Hall 7 ay makakatanggap po siya ng Town Hall 9 troops. Ito po ay nagbabase sa level po. So, kung ano ang max level sa Town Hall 9, yun po ang matatanggap ninyo. Ganun po siya. So, kung ikaw ay Town Hall 7, makakatanggap ka ng max Town Hall 9 troops. Town Hall 9 troops lang po ah. So, basically, 2 levels above lang po. 2 Town Hall levels above ang kaya mong tanggapin. So, dito pa lang, hindi kayo makakatanggap ng super troops. So, dito na tayo. When it comes to Town Hall 8, makakatanggap na tayo ng Town Hall 10 troops, including Sneaky Goblin. So, pwede na tayo maglagay ng Sneaky Goblin sa ating clan castle troops sa pagdating sa Town Hall 8. Okay, ganito. Ito na sunod. Town Hall 9, makakatanggap na po ng Town Hall 11 troops including the Super Barbarian, Super Archer, and Super Wall Breaker. So, yun na po. So, mag-uumpisa na po yung dito yung mga super troops. Pero, limited pa rin siya. When it comes to Town Hall 10, makakatanggap na tayo ng Town Hall 12 troops and all the super troops. Pwede na po lahat. Okay? Ang Town Hall 11 ay makakatanggap na rin po ng Town Hall 13, which all na rin po talaga yon. And sa Town Hall 12, ay makakatanggap na rin po ng kahit anong donated na troops. So, bakit nga po ito ginagawa ng Clash of Clans team? So, this is to protect the lower town hall hanggang sa mid-level town hall levels. Nakita nila sa kanilang data na maraming players ang nakikwit dahil masyado rin overpowered yung kanina nakakalaban. So, for example, ako ay Town Hall 7. Makaka-attack ako ng Town Hall 7 or Town Hall 8. Tapos, ang laman ng clan castle niya ay super minions. So, napakahirap niyang kontrahin. So, this is masyado talagang overpowered. So, yun ang ginawa ngayon ng Clash of Clans to balance things up. So, kahit sa war, siguro, di ba, kung lower town hall ka, mas balanced na yung mga makakalaban mo. So, talagang eksaktong-eksakto lang sa iyong troop. Yun nga lang, meron din itong disadvantage. Kasi, what if ang a-attack is higher level? So, yung higher level, talagang kayang-kaya na niyang i-3-star yung lower level dahil nga mas lower din
yung kanyang Clan Castle troops. So there are pros and cons, pero I'm sure na pinag-aralan talaga ito ng Clash of Clans team, and hindi nila gagawin ito kung hindi ito makakabuti para sa ating mga players. Okay, tandaan natin, ha? Ito, ang maapektuhan po dito is yung level cap lang. Kumbaga, kahit Town Hall 13 ang mag-donate sa isang Town Hall 8, pwede. Kahit anong troops, pwede pa rin. Aside from the super troops, pwede niya pa rin donate. Yun nga lang, yung level nung troop ay bababa sa cap mo. For example, ikaw nga ay Town Hall 8. Kahit Town Hall 13 yung mag-donate sa'yo, yung level niya ay magiging pang Town Hall 10 lang. So yan na po yung unang patikim bago natin makita yung mga sneak peeks. Okay, sinabi din nila na magkakaroon pa ulit ng panibagong updates or news about this bago tayo makatikim ng mga sneak peeks. So talaga nararamdaman na natin na ito po ay a major update, at kaya abangan natin ang mga susunod na mga updates dito. Maraming salamat mga boss, and I hope you enjoy this, and I hope na gets ninyo ating update ngayon. Medyo masakit sa ulo, pero if we look into it, maganda siya. At the same time, pangit din. Kaya sa tingin niyo, ano ba ang masasabi niyo dito? Maganda ba yung ginawa nilang balancing? Or mas pinasama lang nila? Pero para sa akin, it is okay. Okay po siya. Okay po siya. Okay, don't forget to follow me on Facebook Gaming. That's Executive Gamers. Of course, subscribe na rin po kayo dito sa ating YouTube channel, Boss LA, at i-click nyo na rin po yung notification bell para ma-update ka every time na meron bago tayong video. And I hope you like this. Follow me on Instagram, on Twitter, and on TikTok, BossLaser19. And yun nga po, maraming salamat. I'll see you on the next video for more updates in Tagalog version. Maraming salamat. This is your Boss LA signing out. Alright, thank you guys, and God bless you all.